Yo, what's up, madlang pupils? This is the activity of philosophy subject with the honor of my beloved teacher, Ms. Glicel Riquelme. Ako po ay magpapahiwatig tungkol sa kaluluwa. Okay, simulan natin ang istorya. Ano ang naiisip mo kapag narinig mo ang kaluluwa? Marami ang naniniwala na ang mga salitang ito ay nangahulugan ng isang di nakikita at immortal na bagay na umiiral sa loob natin. Iniisip nila sa kamatayan ang di nakikitang bahagi ito ng isang tao ay umalis sa katawan at nanatiling buhay. Yamang napakalaganap ng paniniwalang ito, marami ang nagugulat kapag nalaman nilang hindi pala ito itinuturo ng Biblia. Kung gayon, ano ang kaluluwa ayon sa salita ng Diyos? Sa Biblia, ang salitang kaluluwa ay isinalin mula sa salitang Hebreo na fish at sa salitang Grego na psyche. Ang salitang Hebreo na ito ay literal na nangangahulugang isang nilalang na humihinga at ang salitang Grego naman ay isang nabubuhay na nilalang. Kaya ang kaluluwa ay ang buong nilalang, hindi isang bagay na patuloy na nabubuhay pagkamatay ng katawan. Pansinin kung paano ipinakikita ng Biblia na ang kaluluwa ay ang tao mismo. Kung susuriin mo ang pagkakagamit ng kaluluwa o mga kaluluwa sa Biblia na maliwanag na ang salitang ito ay pungunahing ng tumutukoy sa mga tao, mga hayop o buhay ng mga tao o ng mga hayop. Halimbawa, nanglalangin ng Diyos na ang unang tao, si Adan. Sinasabi ng Biblia na ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Si Adan ay hindi binigyan ng kaluluwa. Siya ay naging kaluluwang buhay. Sinasabi ng Biblia na ang kaluluwa ay maaaring magtrabaho, magnais ng pagkain, kumain, sumunod sa mga utos, at humipo ng bangkay. Magkaiba ba ang kaluluwa at ang katawan? Ang sinasabi ng mga tao, kaluluwa ang nagbibigay ng buhay sa katawan ng isang tao, pero humihiwalay ito sa panahon ng kamatayan. Ang kaluluwa ang sentro ng pagkatao ng bawat tao. Wala kang kaluluwa, ikaw mismo ang kaluluwa. Ikaw ay kaluluwang nasa loob ng katawan. Sa ibang salita, ang pagiging tao ay hindi nakasalalay sa pagkaroon ng katawan o kaluluwa ang kailangan upang maging tao. Thank you. The end. Marto. God bless. God bless.